nagagalit ni Jamela Santos, manager ng pumanaw na aktor na si Ronaldo Valdez, ang pagkalat ng sensitibong video ng pagresponde kay Tito Ron noong Linggo. Ang mga kasama naman sa bahay na aktor, sinailalim na sa paraffin test bilang bahagi ng investigasyon. Narito ang report. Personal na nakiramay sa burol ng pumanaw na aktor na si Ronaldo Valdez ang kanyang mga nakatrabaho sa ABS-CBN kapatid serye na Too Good To Be True. Sa ilang larawang ibinahagi online ng manager ni Tito Ron, si Jamela Santos, dinamay ng ilan nilang kaibigan ang mga anak ng yumaong aktor na sina Jano at Melissa Gibbs. Naroon si Daniel Padilla, Catherine Bernardo at Alisa Mulak, pati si Jelly De Belen, nakiramay rin. Matapos naman niyang i-upload, naglabas ng sama ng loob online si Jamela dahil sa pagkalat ng isang masayalang video sa pagresponde kay Tito Ron. Banta ni Jamela, patatapusin niya lang kanyang pagluluksa. Mananagot ang kung sino mang bumastos sa legacy ni Tito Ron. Anya, hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari. Tinawag din niyang mga walang respeto ang nagpakalat ng nasabing video. Bago nito, nauna nang nagsagawa ng paunang investigasyon sa nangyari ang mga pulis ng Quezon City Police District. Bilang bahagi umano ng Standard Operating Procedures, isinailalim nila sa paraffin test ang lahat ng mga kasamahan sa bahay ni Tito Ron. Wala pa rin inilalabas na resulta ang QCPD sa nangyaring test. Kailangan pa rin daw kasi nilang humingi ng pahintulot sa pamilya ni Tito Ron. Sinusubukan pa rin namin kunan ng pahayag o green nito ang pamilya ng pumanaw na aktor. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.